Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 07 October 2024. Monday po today, kaya bilisan natin at may pasok yung ating mga amo. Pakisabayan ako ng basa, guys, nang pari-pari tayo dito matuto sa salita ng Diyos at history na rin ni Jesus. Mateo chapter 24, tungkol sa paggawasak ng templo. Mateo chapter 24 verse 1, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Verse 2, sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho. Mga kahirapan at pag-uusig na darating. Verse 3, noon si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo habang siya nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Oh, ulitin ko nga guys yung verse 3. Noon si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninuman. Verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako, ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Verse 7, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Verse 8, ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Verse 9, sa mga panahong iyon, kapupuutan. Okay pa yung panganganak, guys, na maghihirap ka sa panganganak na yung sinasabing paglilibor. Kaya pa yan, kung hindi mo talaga kaya ang paglilibor, mayroon na tayo ngayong CS, yung isisesaryan ka na para, o kaya yung painless para hindi mo maramdaman yung sakit. Pero itong mga lindol, itong tagutom, yun ang walang lunas. Kasi ano yan eh, nature yan eh. So paano mo mapipigilan ang lindol? Paano mo mapipigilan yung basta yung mga paglalaban-laban, paano mo mapipigilan yan, di ba? Kasi may mga bansa rin namang mga greedy masyado. So walang pero yung panganak mayroong solusyon, pero itong mga lindol walang solusyon, guys. Hindi ko lang alam kung paano natin mapipigilan yan para wala ng sakuna. Pero mangyayari daw yan. Yan daw ang palatandaan para sa pagdating ni pagbabalik muli ni Jesus. Okay, verse 9. Sa mga panahong iyon, kapuputan. Ulitin ko nga yung verse 8. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang. Sa Mateo chapter 24 verse 8 tayo, guys. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. So yun nga opinion ko, yung panganganak may solusyon pero yung lindol wala. Verse 9, sa mga panahong iyon, kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Verse 10, at dahil dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. O mag-ingat tayo sa mga, mga false prophet. Verse 12, ang kasama ay lalaganap kaya manlalamig ang pag-ibig ng marami.
Verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maililigtas. Verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Ito nga ang maganda sa ano guys eh. Ito lang yata ang pinaka kung baga sa ano yung pinaka magandang libro na naikalat sa buong mundo. Itong Biblia. Kahit sa ang bansa ka pumunta, mayroong Biblia. Okay, ulitin ko yung verse 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Ang kasuklam-suklam na kalapastangan. Matthew chapter 24 verse 15, unawain ninyo itong mabuti kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan. Tinutukoy kalapastanganang nabubulol na ako. Okay, ulitin ko verse 15. Unawain ninyo itong mabuti kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastanganang tinutukoy ni Propeta Daniel. Verse 16. Ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Verse 17. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. Verse 18. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Verse 19. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Verse 20, ipinalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Verse 21, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighati ang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ano kayang kapighatian yun, guys? Verse 22. Sa katunayan, kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang taong mailigtas. Walang taong maliligtas. Ngunit, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paiikliin ang panahong iyon. Verse 23. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Verse 24. Sapagkat, may lilitaw ng mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. Verse 25, tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito upang kayo'y makapaghanda. Verse 26, kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Verse 27, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Verse 28, kung saan may bangkay, doon nagkatipon ang mga buitre. Ang pagparito ng anak ng tao. Matthew chapter 24 verse 29, pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Oh. So pag ito na ang nangyari, guys, ano na? Yun na yung palatandaan na babalik na si ito. Jesus. Okay, ulitin ko lang yung ano ha. Matthew chapter 24 verse 29, ang pagparito ng anak ng tao. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Verse 30, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating.
na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Verse 31, sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ang aral mula sa puno ng igos. Matthew chapter 24 verse 32, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos kapag ang mga sanga nito ay umusbong at nagkakadahon na alam ninyong malapit na ang tag-araw. Verse 33, gayon din naman kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang pagdating ng anak ng tao. Talagang malapit na. Verse 34, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Verse 35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Father God, ang tagal na nitong sinulat, kailan po ba mangyayari ito? Hindi ko tuloy alam kung nangyari na or mangyayari pa lang. Parang ang tagal natin naghihintay, di ba? Walang nakakaalam ng araw o oras. Matthew chapter 24. Guys, ulitin ko nga yung Matthew chapter 24 verse 34 para maintindihan natin mabuti. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. So, sino ba yung mga tao nung panahon ni Jesus? Diba, namatay na sila lahat. Verse 35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Walang nakakaalam ng araw o oras. Matthew chapter 24, verse 36. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito, kaya nga Father God, kailan ba ito mangyayari? Okay, verse 37, nagtatanong lang tayo. Verse 37, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Verse 38, ng mga araw na iyon bago bumaha ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa. Hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Verse 39, hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Verse 40, sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Verse 41, may dalawang babaeng nagtatrabaho sa kilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Verse 42, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Verse 43, tandaan ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras. Sa gabi darating ang magnanakaw, siya maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Dapat palaging maging handa. Verse 45, sino ang tapat at matalinong alipin, hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Verse 46, mapapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Verse 47, sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Verse 48, ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Verse 49, kaya't sisimulan niyang bubugin ang ibang mga alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasingko. Verse 50, babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Matthew chapter 24 verse 51, buong higpit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Do'y tatangi siya at magngangalit ang ngipin. So hanggang dito na lang guys, bukas na itong chapter 25. Bye everyone, God bless.